electric fence. Kaya bang takutin yan ang pag-akyat ng magnanakaw? Makakapigil ba to para ihinto nila ang pag-akyat sa iyong bakuran? Yan ang ating sasagutin. Para sa ating episode today, sasagutin natin ang isa na namang importanteng tanong. At ito po ay ang usapang electric fan o nangunguryente. Yan po ang ating aalamin. Magandang araw mga ka-good hand. Ako po si Kuya Marco, ang kuya nyo sa usapang seguridad na may abilidad. Nagbibigay ng impormasyon, naglalahad ng solusyon para tayo po magbigay ng inspirasyon at hindi konsumisyon. Ang electric fence ay isang device na dagdag security at epektibong paraan para mapigilan at mapahinto ang sinuman na nagpaplanong pumasok sa iyong kabahayan. Ito po ay nagsisilbing deterrent o nagpapaudlot. Kasi sino nga naman ang mag-a-attempt kung alam mo na may kuryente kang dadaanan? Ito ay nagsisilbing primary defense o pangunahing depensa o proteksyon gamit ang specially designed non-corrosive alloy wire na nagsisilbing barrier upang sa bakod pa lang magdadalawang isip na sila. Teka, hindi yun. Dapat hindi yun ang music. Ito po ay mabisang paraan para hindi tumawid o sumampa ang masasamang elemento sa iyong boundary. Ito ay nagbibigay ng mabagsik na kuryente pag ikaw ay nadikit. Ang tanong, paano nga ba yun gumagana? Ito po ay gumagana sa pamamagitan ng pulse energizer. At sa loob nito ay merong main storage capacitor. Nag-iipon siya ng 5,000 to 10,000 volts mula sa ating 220 volts. Sa pamamagitan ng time control unit, siya ang nagsasabi ng tamang lakas na naipon niya base sa settings. Sa pamamagitan ng rectifier, sineset niya ang naipong voltage para ready siyang ibuga at pag ikaw ay nadikit, ang pulse circuitry ang siyang maglalabas ng malakas na kuryente. Kaya naman, laging tatandaan, iwasan mo na ikaw ay ma-electric shock. Epekto nito, malakas na aftershock. Nilagay yan para ikaw ay ma-shock. Sa lakas ng kuryente, uuwi kang shock na shock. Ano ba ang effects nito sa katawan ng tao? Disorientation, muscle contraction, mental confusion, at loss of balance. At the end of the day, tayo pa rin po ang magdi-decide patungkol sa paraan ng iyong proteksyon pati na prevention. Ito po si Kuya Marco at laging tatandaan, kaligtasan ng iyong buhay. Isaisip mo hanggat ikay may buhay. Mahal mo sa buhay, sana'y laging buhay hayahay. Maraming salamat po. Please like, comment, share, and subscribe sa aming channel.